Talaga daw sinusubok ang pasensya na itong mga loyalista na itong si Kathy Binag. Binag or Binag? Kasi daw pati yung dalawa or tatlong anak nga ng presidential family ay isinangkot or idinamay na rin na itong si Kathy Binag sa pulburon issue na yan. Ang mali lang na itong si Kathy Binag, tahasan din niya pong inamin. Inamin din niya na yung kanyang mga anak ay mga addict, mga drug user, yung anak mismo ni Kathy Binag. Ang pagkakaalam ko kasi, meron daw itong limang anak, yun yung nabasa natin eh. Meron daw itong limang anak, tapos iba-iba daw ang tatay. Oo, matindi to. It says a lot kung anong klaseng babae ka, kung anong klaseng tao ka. Kaya huwag po kayong masyadong pa-cute sa mga interview nyo dahil ito na po ang simula ng pagkawasak din ng buhay nyo. Kayo po ang sumisira ng buhay nyo. Unang-una kasi, alam naman nating lahat, alam ng mga kababayan natin na kayo po ay nagpapagamit, hindi lang kay Maharlika, siyempre sa mga Duterte rin. Nagsalita na rin po ang iyong mga kaibigan, mga kakilala kung anong klaseng babae kayo. Na ang galit mo pala ay, ang totoong galit mo pala ay dahil sa dati mong partner, dati mong karelasyon. At yun nga, mukhang collateral damage lang daw itong si BBM. So sa puntong yan, yung mga ganitong klaseng tao, masasabi natin, pakawala eh. Katulad ni Maharlika, pakawala po kayo. Ibig sabihin, wala nang saysay, hindi na mahalaga sa inyo ang buhay, sabihin na natin, ang reputasyon, ang kahihiyan, kaya ayan, ganito na po ang ginagawa niya. Feeling pa cute edang si Kathy Binard. Pero yun nga, ang masaklap yan, ulit-ulitin ko, dinamay niyo po yung dalawang anak, tatlong anak ng presidential family, pero inamin mo rin na yung anak mo mismo ay mga bangag. You see, talaga bilang magulang, kung talagang alam mo in the first place na magka-session yung mga anak ng presidential family at ang mga anak mo, talaga? Pinayagan mo? Talaga? Okay lang sa iyo? Tapos ngayon, magngangal-ngal ka. Oh, ibistado rin po kayo. Ang ibig sabihin, yung circle nyo ay posibleng naandyan din sa mga illegal na droga. You see kung sino po yung mga dati nyong kaibigan na naglalabasan ngayon, kung ano yung mga baho nyo, naglalabasan na rin. Kaya, wala na, kawawa, eto na yun eh. Hindi na pwedeng ibalik. Yan kasi, yan ang nagiging result ng pagpapagamit nyo sa mga katulad, didigong, ng mga Duterte. So kung ano man ang mangyari, eto po ay hindi lang nasira ang reputasyon nyo po dito eh. Minsan kasi, yung intention mo para siraan ang ibang tao, ikaw mismo ang nasisira. Dahil, ulitin ko ha, marunong ang publiko kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsisinungaling. Sa puntong ito, talagang si Maharlika pa po ang pinagkatiwalaan nyo. Si Maharlika pa talaga. Kaya good luck.